Dito kami para sunduin ka. Dali ka kay Calvin! Nasa loob na naman siya si Elias. Diyan, anong gagawin natin? Iyan na mo mga tawa natin! Iyan din! Sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay na ngayon si Elias! Sinabi ko nang walang nang gagalaw kay Elias! Tara na! Anak, tama na! Ito na yung pagkakataon ko para ipagkikita yung pamilya ko eh! Si Calvin ay kapatid mo! Si Edgardo ang tatay mo! Mortal na kalaban natin si Elias, pero pinigilan mo akong patayin siya. Bakit natutuwag ka na? Aalis ako dito at papatayin ko si Elias! Hindi mo gagawin yan kay Elias! Hindi mo pwedeng patayin ang sarili mong kapatid! Huwag niyo pong papabayan si Elias at si Aling Alma. Huwag niyo po silang iluwanan at lagi niyo pong magagabayan hanggang sa pagbarapin na kita. Walang gana namang magbenta. Nag-aagalit tayo kila Aling Alma ng ganito. Kaso nga ba ni, pag hindi tayo nagtinda sa Divisoria ngayon, wala tayong pambili ng ulam mamayang gabi. O tara na, marami na raw tao ron sa pwesta, sabi ni Ate Cherry. What? Kasi Aling Alma! What? Aling Alma! Huh? Kamusta po kayo? Sige po, nasan po kayo? Mag-ingat po kayo, ah. Sige po. Uy, ano sabi? Ano sabi si Aling Alma? Uwi na raw sila. Diyos ko! Hello, salamat na lang talaga sa Diyos. Oh my God. O siya, tara na. Tara na dali. Buti na lang. Sige, so, ate. Aray. Ate naman. Nanunula ka naman, ate. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos talaga, ma. Okay na, kuya. Yung saltang bit-bit ni Alma at saka ni Elias. Kaya mo na, Kapitana. Di ba yung mag-akot na mag-akot ng dayo dito sa balangga? Basta ganyan ka-sexy. Naku, umiral na naman yung kamanyakan mo. Nakaagigil. Makakintugo ko sa ulo. Ako nang gigigil sa'yo, ya. Kaya nangahay blood ang asawa mo sa'yo. Tignan mo yung kasama ni Elias. Pumakalingki sa kala mo, parang ahas eh.
Naku, alam mo, Kapitana, hindi maganda pakiramdam ko sa mga babaeng to. Parang lapitin ng gulo. Oh. Alam mo, kahit sino madikit dyan kay Alma at saka kay Elias, talagang wala namang gagawing matino. Bunjoy, tagal naman na sinusulat mo. Baka inaantay na tayo ni Ate Bani. Sandali na lang po to, Kuya Benji. Ano ba ang sinusulat mo, mga hiling dyan, Bunjoy? Tatlo lang po. Na sana po, ligtas po si Nanay Alma at Kuya Elias. Hiniling ko rin po, na sana po, makakasama po tayong lahat. At hiniling ko po, sana po, makita ko na po yung totoo pong nanay. Kamag alala, Bunjoy. Matutupad mo rin lahat yon. Tama. Laging nakikinig ang Diyos, Bunjoy. Elias? Mabuti, gising ka na. Tapos sa pakiramdam nyo. Masakit pa pero hindi pa naman ako mamamatay. At duman dito yung kapatid ni Estong kanina. Si Carl. Siya na rin yung gumamot sa inyong dalawa. Nagdo-doktor kasi yun eh. Sa ngayon kasi, Romana, hindi tayo pwedeng pumunta ng ospital. Dahil may mga tama kayo ng baril kaya tiyak na pag-iimbestigan tayo. Tinutulungan tayo ni na Elias, Romana. Maraming salamat sa'yo, Totoy. Pero bakit mo kami tinulungan? Pagkatapos ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Sabi mo nga, di ba, inipit lang kayo ng sindikato. Ginamit nila ang anak mo. Romana, minsan na rin ako naging magulang. Kaya sigurado ako na ganyan din ang gagawin ko sakaling nasa lugar mo ko. Mabuti kang tao, Elias. Hindi ko na alam kung totoo pa rin sinasabi mo. Senyor, hindi mabaklas-baklas sa isip ko. Baka naman may mas mabuting kahinatnan itong lahat ng iyong bagong nadiskubre. Linawin mo ang gusto mong sabihin, Hugo. Ganito po kasi, sa lahat ng naibigay na sakit ng ulo sa atin ng Elias na yan, sa Golden Scorpion lalo na bilang si Black Rider, ang tingin ko po kasi, isa lang pinatunayan niya. Mahusay siya. Dugo niyong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa halip na gawin natin siyang isang kaaway,
mapapakinabangan natin siya bilang kakampi pagdating ng araw. Yan ay makukumbinsi ko si Elias na tigilan ang pagtugis niya kay Calvin. Gusto ko nang tigilan ng mga anak ko ang pagkamuhi nila sa isa't isa. Gusto ko makausap si Elias. Sana po, magkasama na po kami lagi ni Nanay. Hindi lang po tuwing birthday ko. Namimiss ko po siya lagi eh. Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala naman anak. Yun din kasi yung hiling ko. Sa araw-araw, yung maging magkasama na tayo. Ayos ka lang ba? Apo, ayos lang po ako. Salamat po. Alis na kayo agad. Ayaw niyo bang kumain muna? Magluluto ako ng tanghalian. Hindi na ho, Aling Alma. Pero salamat ho. Ah, sayang naman. Hindi niyo makikilala yung anak-anakan ko. Papunta na dito eh. Napakabait na bata para makakain tayong sabay-sabay. Aling Alma, gustuhin ko man po pero wala na akong oras na dapat aksiyahin. Kailangan ko na pong hanapin yung anak ko. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tulong niya sa amin. Malaki po yung utang na loob ko sa inyo na Elias. Huwag ka mag-alala. Ipagtatasal ko na mahanap mo ang anak mo. Walang anak ang dapat nawawalay sa magulang. Iingat kayo, ha? Salamat, ha. Pakisabi na rin ho kay Elias na nauna na rin ho kami. Sige. Salamat po ulit. Mag-iingat kayo, ha?
paano lang tayo nito, Romana. Paano tayo magsisimulang hanapin si Bunjoy? Hindi ko din alam sa bell eh. Kung alam ko lang ikutin ang buong Maynila, gagawin ko. Bakit? Ano problema? Sing-sing. Alala po kami sa inyo. Nanay Alma, akala ko po kung napaano na kayo. Nandito na ako. Salamat sa pagbantay nga pala kay Bunjoy, ha? Bani, Neneng Vee. Wala kong anuan po yan. Sina Ate Apple Pie at Ate Cherry Pie po may inaasikaso lang po na sukay, pero susunod na rin daw po sila. Si Benji po tsaka si Tatay pa balik na rin daw po. Si Elias po, nasaan? Lumabas lang sandali, pero babalik din yon. Kung hain na kaya nagluto ako ng tanghalian, sige na, pasok pa kami doon. Halil mo. Yan na. Ano po ba talaga nangyari sa inyo? Mahabang kwento. Saka ko nang sasabihin sa'yo. Maghanda ka, pupuntahan natin si Elias. Bakit kailangan mo pa ako isama? Isasali mo lang si Elias dito sa Golden Scorpio. Kailangan, nandun ba ako? Bakit ba? Ang dami mong tanong. Ano ba akala mo, Papa? Hindi ko naririnig ang usapan nyo ni Hugo. Pinag-iisipan nyo na siya ang maging tagapagmana mo. Pupuntahan natin si Elias. Para matapos na ang gulo ninyong magkapatid. Hindi ko siya kapatid! At matatapos lang ang gulo naming dalawa kung mapapatay ko na siya. Pupuna ako sa'yo! Ikaw ang punot dulo nitong lahat, Carmen. Ikaw ang unang kumanti kay Elias! Yung anak na pinatay ninyo ay apo ko! Magpasalamat ka! Anak kita. Yun naman pala eh. Anak mo, salamat. Susundin mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Baka dun sa bisita kanina, pakitagaw mo na lang muna sa kwarto, ha? May bisita ko kayo kanina? Mga kaibigan ni Elias. Sila yung tumulong sa amin nung nagka-problema kahapon. Mababait sila. Kaya lang kailangan nilang umalis agad kasi yung isa sa kanila, nawawala yung anak. Sana po.
magkita po sila ng anak niya. At sana po, makita ko din po yung nanay ko. Kain na. Aling Alma! Oh! Asensya na ho kayo, pero may naiwan ho ako eh. Yung singsing. Mabuti, hindi pa kayo nakakalim. Beta, Bunjoy! Asensya na ho kayo, ha? Oo. Yung singsing yan, pinatago ko kasi siya dun sa kwarto. Baka mawala eh. Pakilabas mo na dito, anak, yung singsing. Ano po sabi niyo? Bunjoy? Oo, yung batang inang po namin ni Elias, si Bunjoy. Nanay Alma! Oo, halika na. Umalik na po ba yung babae? Oo, halika na. Nasaan po siya? Nay? Bunjoy! Anak! Nanay! Bunjoy! Te, balitaan po ah. Inaya ka daw ni Oka mag-date. Chika! Apple pa, alam mo, nahahawa ka na pati kay Marites ng pagiging tismosa mo. Ay, te, hindi yung ganun. Nakakatuwa kaya kayong panoorin ni Oka. Ay, ano na nga? Kasi ang huli kong balita, kasi ate, parang may aaminin daw dapat sa'yo ni Oka. Kaso hindi natuloy. Ako yung aaminin niya sa'yo natin. May idea ka ba? Bago ko manggulo yung Lorna na yan. Oh! Flowers for you. Oh, parang masira. Oh. Ikaw talaga yung kadate ko. May sasabihin ako sa'yo. Ikaw! Isaw daw po! Hoy! Lorna, hanggang dito ba naman, ha? May nag-uusap dito mga tao, oh! Mahal kita! Mahal dito! Hindi! Bakit mo ako dito dinala? Ang mahal pala dito! Alam mo naman si Ano, si Oka, lahat ng bagay dinadaan niya sa biro, eh takot na takot magseryoso. Pero alam mo, feeling ko, aaminin niya na yung nararamdaman niya. Feeling ko gusto niya nang manligaw sa akin. Ito, ganda. Ganda. Eh, ano naman isasagot mo sa Kali? Hindi naman ganun kadali yun, huy. Hmm. Siguro sasabihin ko sa kanya, bigyan niya ako ng konting panahon, gano'n. Ate, tingnan mo ha. Ganito. Single ka. Oh. Single si Oka. Oh. Eh, di walang sabi. Oh. Tsaka magka-vibes kayong dalawa. Mabait naman yun. Responsable. Hindi nga lang siya ganun kagwapuhan at saka katangkaran. Pero wala naman yun sa'yo, di ba? Eh, bakit hindi ka sure? Grabe ka naman. Eh, Apple, pa, alam mo naman kwento ng buhay ko, yung mga pinagdaanan ko kay Hector. Alam mo, sobra akong nagmahal. Sobra din naman ako nasaktan. Ayoko na maulit yun. Takot na ako. O sige, bigyan kita ng senaryo. Ganito. What if maging shota ako si Oka? Oh. What if mag-away kami. Ano ending nun? Hiwala yan. Ayoko mawala ng kaibigan na kagaya ni Oka. Ayoko talaga. What if? Oh, siya na talaga. Ikaw din, sige ka. Pag yan naganap ng iba, pinagpalit ka, tapos
Pagsisisihan mo sa huli, bahala ka. Kapitana. Dami natin ginawa. Eh, parang kailangan mo na yata mo pa sa lulit. Hayaan mo. Pag nakakuha ka ng pera sa... Uy. Parang may bagong salta dito sa barangay natin. Kapitana, ang ganda ng sasakyan. Parang pang mayaman ah. Kilala mo? Hindi. Hindi. Wala akong kilalang mayaman. Alamin natin. Magandang gabi po. Napadpad po kayo sa barangay namin. May kailangan po ba kayo? Dito ba nakatira si Elias Kerr? Ah, si Elias, oo. Kilala ko namin siya. May kailangan po kayo sa kanya? May atraso ba? Nako. Talagang problema yung taong yan dito sa barangay namin. Kaano-ano niyo po ba siya? Amanyak. Kayo ang tatay ni Elias? Ikaw nang bahala kay Elias. Alam mo nang kailangan. Anong ginagawa niyo rito? Nung binangga ako ni Calvin at nagsuntukan kami, yun ang away. Pero nung minasakit ng demonyo mong anak kasama ng mga kaibigan niya, pamilya ko, hindi naaway yun! Dahil sinumpa ako! Sinumpa ako sa pamilya ko na magpabayad lahat ng gumawa nandun! Tapos ngayon, anong gusto mo? Tanggapin ko tong pera mo! Anong gagawin ko para sirain si Elias kay Papa? At kapag tuluyan ng tinalikuran ni Papa si Elias, saka ko papatayin ang kutong lupa na yan.